beginning to ending. From the 12:01 morning at the 12 o'clock midnight, ang Diyos po ang may control niyan. Amen. Amen. Kaya po sa araw po ito, let us not be, you know, let's just flow with the time of the Lord. Amen. Let's just flow, and once again, let's be blessed with the music of the Christ Servant. Mabait po talaga ang Diyos. Hindi po niya kami pinauwi na hindi kumakanta at hindi nagamit yung mga awit na pinirepes po namin sa umaga. Natalam po natin na walang nasasayang na panahon for as long as we give it for the Lord. Amen. Sa aking pa, oh,
Thank you.
salamat po sa Panginoon rin sa Father's Day. Alam niyo po na how I envy this day na makasama po ang Father ko. Of course, Mother ko po eh, kasama ng Panginoon. Kung kasama niyo po ang mga nanay niyo, katabi niyo, try to appreciate yung kapasalamatan sila sa mga ginagawa na nila sa ating buhay. Malaki po ang contribution po ng Mother ko sa atin. Kaya nasa healthy na siya. Hanggang ngayon po, nagpo-continue kung ano yung mga ibinahagi niya sa atin. Alam niyo po, ang mga nanay natin ay medyo may pagka-futuristic, diba? Minsan, yung mga boyfriend, girlfriend, pinakikialaman. Why? Because they're futuristic, diba? Gusto nila kasing yung magiging panghabang buhay ng mga kasama, so make sure na magiging okay, diba? They're very futuristic. My mom, yung binigay na pagmumold niya po sa aming magkakapatid. Hindi lang po, ikaw ka po ito, kumakanta po kami magkakapatid from different churches. Isa po yun sa ibinahagi po ng mom ko. Kahit po doon sa konting talento niya, ibinahagi niya sa amin. Well, futuristic nga siya. Hanggang ngayon, kumakanta pa rin po kami. Isa po sa ibinahagi din po ng mother ko is kung paano namin nakilala ang Panginoon. Kasi po sa buong family po namin, siya po yung unang nakakilala sa Panginoon. And then, sinyal niya po sa amin, praise the Lord, kami po lahat yung nakakilala sa Panginoon. Hanggang ngayon po, nandito pa rin po ako. Talagang futuristic siya. Na even to our spiritual lives, in-force niya ang ganitong mga bagay. Ang ibinahagi niya sa amin is it's a forevermore. Walang hanggan ibinahagi niya sa amin. Na hanggang ngayon, yung pagkailangan namin sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit wala siya, nandun pa rin yung pananalig sa Panginoon na kailanman hindi niya kami pababayaan. Kailanman ay hindi siya magpapabayan. Kailan pa man, laging nandiyan ang Panginoon. Bye.
pa man. Yung testimony po ni Sister Josie Karina na dapat dito pumapasok bago yung awit din namin. Ang pinakamansabi po eh, marami ngayon, sabi nga niya kanina, hindi po sila nagpagpala at naghihintay pa rin sila na pagpapala ng isang anak. Sumala sa buhay po nila, hindi doon nasasalig yung kanilang kanilayahan, yung kanilang pagsasama nila mag-asawa. O sa umaga nito, ano man po yung pangangailangan natin, hindi doon nakasalig yung ating mga pananampalataya, yung ating mga kasiyahan sa buhay, dahil sa atin po, sapat na ang Panginoon. Ang Panginoon ang kaganapan po ng ating mga buhay. Hindi ano paman o hindi sino paman. Amen. Tatanan,
iniwanan lang kita. Lagi kang nakikita sa pag-ibis ng araw. Ang aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dali. Hindi mo ba nangalaman na kita'y umibig? Bawat patak ng iluha ay aking nababatid. Sanang isipin na limutan na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahala, tumawag at manalang ako'y mangungusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking Welcome, Sister Rox Carrasco.
morning. Nagustuhan po ba kayo? Nagugutom na ba kayo? Medyo-medyo. Muli, happy Mother's Day sa lahat ng mga mami. A friend sent me this para kay katamong ima. Makananuyay yung yato ng malakaw. Makananuyay yung pamilya ng malakaw. Ika ayaw sa pangima, ika amagbukbud yung pamilya. Ika alulugod alang sawa. Anyang yani sa sagaduan na ka, masayang ang dobi katamong ima. Panuwala na ka, sana hindi mong mayupaya. Amen? Sa lahat ng mga ina. Obviously, I am not a young mother. Actually, sa grandparents day, pwede nyo rin ang mabitang. Kasi lola ako eh. Lola na rin ako. I have two grown sons. Pero pakikilala ko muna yung sweetheart ko. Dito siya sa harapan, si Papa Teng. Alam niyo ba, kaninang maaga-maaga meron akong breakfast in bed, dala-dala niya. Siyempre, may kasama pang bulaklak sa plato ko. Amen for loving husbands. As I was saying, we have two grown sons. Stuki is already married, may 11-year-old siyang anak. Yung apo ko, Christian is still single, but he lives on his own. Christian din ang pangalan, no? But we often say that life is a journey, and we know very well that motherhood is a journey. In fact, it is an adventure. Hindi po ba? Adventure kasi we never know kung ano mangyayari bukas, kung ano magiging buhay ng mga anak natin, o yung buhay natin. Adventure kasi araw-araw may sorpresang saya at kung minsan may sorpresang problema din. Diba? Kasama yun sa adventure. My experience as a mom has been quite a journey and in fact, actually, parang mas drama yata kaysa adventure. Daig pa ang Korean novela. There are four things I would like to share with you this morning. Yung una, yung the joy, my joy of being a mother. Pangalawa, yung the hard and painful lessons of letting go and letting God take control. Pangatlo, the importance of nurturing my relationship with the father of my children. At pang-apat, the bottom line and the most important reminder that Jesus Christ must sit on the throne of my heart. Yung una, the joy of being a mother. When I was raising my children, I had so much joy. Sabi ng mga kaibigan ko, paano mo napalaki ang mababait na mga boys na yan, boys pa man din. They were really good boys. And there were times na that Teng had to be out of the country dahil sa job niya, sa work niya. But the Lord, in His grace, helped us to manage. Pero hindi ko po ine-encourage na maging OFW kayo, ha? Hindi ko po yun gusto. Lalo na kapag naiiwan ang mga pamilya at anak. So, ako po ang naging driver, tutor, bodyguard, barkada ng mga anak ko. We enjoyed doing things together. Up to the time na naging teenager sila, they were also active in church, in the choir, in the Bible studies. In fact, they even went to a Christian school. Nag-enjoy kami. I enjoyed playing and praying with them. We taught them the Word of God. They were obedient boys. They gave me so much joy. Tsaka, obviously, napaka-musical din nila. Napaka-intelligent din nila. Well, until the time came, yun na nga yung pangalawang i-share sa inyo, for the hard and painful lessons of letting go and letting God take control. Hindi ba nga tayong mga kababaihan? When we would like to look at the picture of the virtuous woman, pupunta tayo sa Proverbs 31, di ba? Andun yung picture ng virtuous woman, wife and mother. Pero parang napaka-picture perfect naman ng Proverbs 31. Hindi naman nakasaad doon ang mga hirap at pagsubok na dinaranas ng isang babae.
Ang siguro nasasabi ko lang ito dahil sa mahirap na napagdaanan ko. I was not prepared for the hard and painful times because for a long time, everything was fine. Sabi nung professor ko sa seminary, children, when they are young, they step on your toes, but when they grow up, they can step on your hearts, on our hearts, referring to our children. I used to think po na ang pinaka masakit or painful human experience ay ang panganganak. Akala ko yung unang pinaka masakit. Until I found myself with grown-up kids going through a rebellious stage. It's like, parang nagising sa umaga, nagising ako na hindi ko kakilala ang mga anak ko sa loob ng bahay ko. Parang, sino ang mga ito? They were filled with anger, hatred, and they could not even explain why or what they were angry about. Kaya lang, nakadirect po sa amin, pag-asawa, yung lalo na sa akin na nanay, ang mga galit. Merong naglayas-layas, sumuway sa mga pangaral, nagsalita ng mga masasakit sa akin. I cannot go into details, but it was so painful that I thought the pain would never go away. Madalas nag-iiyakan kami mag-asawa at sinabi namin, we have failed. We are a failure. Of course, the most human na tendency is to ask, Lord, why? Ganun pala kasakit ang magmahal. Paulit-ulit kong naisip ang karakter ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Mamahalin ba lang natin ang mga anak natin kapag sila'y masunurin? Hindi. Mamahalin pala natin sila kahit nagdurugo ang puso natin sa sakit ng kanilang pagsuway. Ganon din si Lord. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo inibitiwan. Amen? Ang pinakamasakit ko, my biggest pain was having an empty nest. Ano yung empty nest? Yung wala ng tao sa bahay mo. Masyadong maaga. We even built a house with each son having his own room. Wala namang palang titira. And for a very long time, I could not accept that my children were no longer with us. One got married and the other has been prodigal hanggang sa ngayon sa oras na ito. Ilang taon ko na siyang binibigita. Isama niyo po yun sa aking sa pangalanin para sa amin. And so the painful lesson of letting go. Nakalimutan ko na ang mga anak natin ay paghiram lamang para alagaan at mahalin natin. Hindi natin sila pag-aari. Tsaka our children will not always be cute and small. We need to help them grow wings because something they will have to fly out of the nest. We have to help them grow those wings. Sabi nga ng isang magandang thought, mothers hold their children's hands for a short while, but their hearts forever. Totoo pala po yung napapanood natin sa sine, na kapag may naminis ka, inaakak-akak po yung picture ng taong yun at inahalik-halikan mo. Totoo pala po yun. Yun ang ginagawa ko eh. Inahalik-halikan mo yung pictures nila. Tapos medyo nagsasabi-sabi na konti, ay, hindi, joke lang. Lumuluha. Alam, meron akong kwento sa inyo, isang time nag-attend ako sa isang simbahan, ang okasyon po ay Mother's Day din. At alam naman natin, kapag Mother's Day, merong mga token-token na binibigay sa mga nanay. Itong pastor na to ay rinawag kami sa harapan at may hawak-hawak siyang sewing kit. Alam niyo yun, yung magtahe? Sewing kit. Ang sabi niya, kayong mga ina ang nagbuburda at nagpapaganda ng mga bagay-bagay sa tahanan. Kayo rin ang nagsusunsi ng mga punit-punit na relasyon sa mga miyembro ng pamilya. Tayo akong pinagulgol. Isa man sa mga anak ko ay wala sa tabi ko that time. Sabi ko, saan ako nagkamali, Lord? Tinuruan namin sila sa inyong mga salita. Tinakay namin sila sa simbahan. Lahat ng alam namin tama.
Sabi ko, saan ako nagkamali, Lord? Alam niyo ang sagot ni Lord? Sabi niya, Rose, change the question. Kasi children grow up and make their own decisions. We just have to let them be responsible for the choices they made. At that time, the enemy and his demons kept telling me, I am a failure. Sabi niya, lumugod ka talaga. Ang pangit mo. Sabi ni Satanas sa akin, wala kang ginawang pati mo. Ba't ganyan, mga anak mo? Lies. Di ba mo? Lies. Sinungaling niya rin. Tingnan niyo, natalo din siya. Tingnan niyo. Gusto niya tayong i-hold kanina. But God was faithful, assuring me how precious I am to Him. Which is why I want to sing this song, which was composed by a beloved cousin, Jun Goroste, yung nag-compose ng kaganapan. Gusto kong i-share itong sinabi ng Panginoon sa akin. Oh,
Praise God. Mothers, you are precious. We are all precious. My husband often told me, and I am touched when he says this, alam mo, siguro talaga diba ang pain ng isang ina, napakalalim. Which brings me to another important point. The importance of nurturing my relationship with the father of my children. Alam niyo kasi, hindi naman, bago tayo naging ina, ay tayo muna ay naging asawa. Kanina yung nag-share na isa, sabi niya, yung sinabi niya, sila, mahalaga sa kanya yung silang dalawa, ay talagang lovey-dovey kasi talagang darating ang panahon, kayong dalawang muli eh. Hindi naman dapat sa pagdating ng mga bata or mga anak ay nagbabago yon. Kaya, I would like to encourage you. Hindi tayo pwedeng ipulupot ang buhay natin sa mga mahal nating anak. Kasi ang husbands natin ang will be our best friends and lovers until the end of our journey. Amen? Kaya mahina yung amen ng nanay ah. So please mga nanay, let us take care of ourselves and our beauty. Magpa-beauty pa rin tayo, di ba? Amen. Yun, malakas yung amen. Magpaspa tayo, magpa-beauty parlor. And finally, the bottom line and the most important reminder that Christ must sit on the throne of our hearts. Ako po, when I faced the hardest times, the Lord exposed my sin of idolatry. Hindi ko alam na I was worshiping my children. He wasn't on my throne. That's why nahirapan ako. I did not realize this until He allowed the trials. Masakit, I repented deeply. It took a long time, but the Lord carried me through all of this. Hindi pwede yung ibang nakaupo sa throne. Si Jesus ay, He wants to be first. And for a while, I stopped singing. Matagal, nalungkot ako masyado. I stopped singing. I lost my joy. Ang tagal, hindi ko ma-accept na bakit hindi ko nakikita mga anak ko sa tabi ko. But you know what? The Lord is so good. At that time, binigyan niya ako ng ibang mga anak. Sabi nga ng isang nag-testify, yung Happy Mother's Day kahit sa mga spiritual mothers. Ang dami mo pong mga children. At that time, gusto ko pong ampunin lahat na nasa kali kahit hindi ko kakilala eh. Kasi masyado ako nangunguli na. Indeed, meron kami mga parang ministry na pagiging surrogate parents. Ang dami-daming nangangailangan ng ina at ama. Kaya yun na, it brought me joy also. Sabi sa Jeremiah 29:11-13, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen? The Lord wants first place. He deserves to sit on the throne of my life. He says, I will find Him if I seek Him with all my heart. Which is why I would like to sing this song, final song. And I would like this to be the prayer. Yung mga lyrics po na itong song na ito ay maging prayer ng lahat ng mga ina dito. At lahat tayo. Thank you for giving me the opportunity to be blessed by you. Kanina pa po ako busog ang kaluluwa sa music, sa lahat na nakita ko dito sa simbahan na ito. So right now, I would like to offer this up to our Lord. With all my heart, I want to love you, Lord. Ang sweet na sweet time po. Meron ba kayo niya? Before your throne, I bear the deepest part of me to you and you alone.
And they prayed, and this is the answer.
Maganda po ba siya? Maganda na po. Pastors, at sa pagkakataon po ito, kung nandito po ang mga asawa, katulad po ni Brother Teng, by the way, si Brother Teng Baroste po was the Vice President po ng CDC, ng Heart Development Corporation. So, malaki rin po ang kanyang naging position po sa CDC. But that was just why pangantago na po, nag-resign na po siya. Okay, so maaari po ba na this time naman, hindi po mga anak ang mag-aabot ng mga bulaklak na ito, kundi po ang mga asawa. Okay, kung last, andyan, honey, huwag kang mag-alala. Andyan siya. Andun siya. Ayan, surprise daw. Okay. Kaya po, pupunta po dito ang mga husbands, ang mga pastor po, iaabot po ninyo isa-isa para po may order po. Ano po? Para may order lang po. Okay, husbands, can you please come forward? At ibigay po ninyo ang mga bulaklak na iyan na ibibigay po ng mga pastors sa inyo pong mga kanya-kanyang asawa. Iabot po ninyo yan. At kung wala po dito ang inyong husband, maaari po ba na ang mga anak, kung nandito po ang inyong panganay na anak, kung maaari po sana ito po ay inyo, ibigay. Marami po yan. May, pili po kayo yung favorite color po ng inyong wife. May white, may blue, may red, mayroon pong fuchsia pink, may pink, may purple. Ayan. Sige po, kuha po kayo ng mga isa, mga husbands. Ayan, iaabot ng ating pong mga pastors. Okay, wala po dito ang inyong asawa. Maaari po ba na yung kanyang anak na nandito? Ayan, dapat po meron silang lahat. Opo, sige po, ibigay niyo na po. Habang inaawitan po tayo dito, iingatan ka. Pagkatapos po ay mag-pray po tayo. Thank you, Dad. Thank you. Okay, sige po. Ayan. Kuha po sila ng mga flowers. Hindi ko po magpalitan ng white. Okay, manatiling lang kayo ang mga ina. Okay, kung wala po ang inyong mga asawa, maaari po ba? Pakitaas po po ang kamay ng mga wala pa. Mga ina, pero wala pa po. Mothers na wala pa. Wala, ayan. Okay, pastors, can you please do the honors? Mga pastor, pakitaas lang po ang inyong mga kamay at ang ating po mga pastor ang siyang magsisilbing asawa. Figuratively, sa inyong mga mga wala pa. Ayan, pakitaas lang po ang kamay ng mga wala pa po. Ayan. Ayan. Okay, pakimik ang mga pastors po natin. Okay, make sure that every mother on board has a flower, okay? Batin sinja wala. Ayan. Music, please. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Kusina ka? Ayan, pinigyan mo na yung kakak. Ino pa hala? Focus na ito pala.
ay napapariwala. Minsan nagtatanong nga tayo, no? Bakit yun? Kristiyano yun, pero itang anak na makanin yun. Bakit yun? Tuturuya pa mo niya? Pero di ang anak na, ay nanapalo ni Turo. And we judge so easily. But with the testimony that we have heard, indeed, indeed, God is in all of us. Kaya nga po, dapat lang po talaga tayo po ng mga magulang, the best that we really can do to our children is just really to pray for them. Pray for them. Seek God's heart before we seek His hand. Yung kanyang mukha, yung kanyang puso, bago ang kanyang kamay. Amen po? Kaya po, tayo po na nandito mga magulang, mga nanay ng mga tahanan, ipagpatuloy lang po natin ang ating sinimulang pananalangin sa ating mga anak. At sa mga in the course of our prayer, may mga kumakanwa, may mga kumakanan, hayaan lang po natin na ang Diyos ang siyang mag-control. After all, we never stop praying. We will only worry when the parents will stop praying. But until we are still on our knees, there is an answer. There is hope. Amen. At ito po ang mensahe gustong iparating sa atin ng Diyos sa umagang ito. Until our knees are bent, until we see God, until we never cease to pray, until there are praying mothers and hoping mothers, there is an answer. Amen? Kaya po tayong lahat, mga magulang at po't mga ina, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Praise God for mothers. Praise God for praying mothers. Praise God for hoping mothers. Amen? Praise God. Tayo po'y manalangin. Thank you. Thank you, Jesus. No. Thank you, Lord. Makarekod dyan na. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga magulang. Epo, bisa magpulo. And today, Father, we remember all of us. Layan ko yung mag-record.
Bless them, O God, with a holy heart. Bless them with a loving heart. Bless them with praying knees. Bless them with praying spirits, Father. That they will not cease. They will not get tired. They will not get weary, Father. But Jesus, keep them strong and stronger every day. Bless them, O Father. Narito po ang bawat isang inang. Hayaan po ninyo, Panginoon, na manatili sa kanila ang isang pag-asa, isang buhay na pag-asa, na patuloy na titingala sa iyo, O Diyos, at patuloy na tatawag sa iyong pangalan. Sila, Panginoon, O Diyos, ang siyang tatayo, Panginoon, sa tahanan na punong-puno ng panalangin, O Diyos, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal. At sa kalagitnaan ng mga panalangin na ito at pag-asang ito, O Diyos, na kung sakali man, O Diyos, may mga bagay na darating sa amin out of our control, Father, help us to have faith. Help them to have belief that you are in the midst of this. You are in control. You are sovereign. And that you, O Lord, is God in all things. Kaya nga po, Panginoon, hayaan po ninyo na ang pagpapalang ito, O Diyos, ay manatili sa bawat puso ng mga ina. Gayun din naman sa bawat isang tahanan na kanila pong kinabibilangan. And God bless them, Father, with good health and with good life, with the countenance of the Lord, and with the joy of the Lord, with the peace that passes all understanding, today and always, Father, in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you, mothers, and Christ servants. Sa kanila po huling awitin at pagkatapos po ay magtatapos tayo sa dalawang love offerings. Yeah.